Hello everyone, it's me again, Burn Time Dayway TV, panibagong araw, panibagong vlog na naman mga ka-Dayway. Sa araw na ito, mayroon tayong ituturo muli sa inyo na konting tutorial. Nagkaroon ng problema itong ano natin, Pajero 4M40 Gen 2 Japan version, ayan, 4x4 Matic yan. Pero bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin, Anonymous Vlog, pakisubscribe sa YouTube channel at pakifollow yung Facebook page niya. So ayan, hindi natin patatagalin, tinanggal natin yung battery mga ka-Dayway ito. Ayan. So may problema tayo, pakita natin sa inyo. Pakita natin sa inyo. Yan o. Grabe na yung tagas niya o. So ito yung steering gearbox ng Pajero 4M40. Conversion po kasi to. Ito nandun dapat sa kanan, nilagay natin sa kaliwa. Kaya nakita nyo binutasan nila ng ganyan. So yan, tagas na rin dito sa may yung repair kit niya o. Yung mga oil seal niya. Tagas na rin mga ka-Dayway, papalitan na natin ng ano yan, repair kit. Yan, kaya nga lang, ang disadvantage niyan, pag natutuluan tong ito, yan, yung suspension arm bushing, yan o, nasira niya, sinira nito. Kasi nalalagyan ng fluid to, kaya tinan mo, nasira yung rubber niya. So, pagka may ganito po kayo na same problem sa akin, pagawa nyo na agad tong steering gearbox, meron naman nabibiling repair kit niyan. Repair kit lang naman po yan mga ka-Dayway. Tapos ang problema ko, nagluloko yung aircon natin, yung lamig. Minsan gagana, minsan hindi. Until I found out na ito pala ang problema mga ka-Dayway. Nalaman ko na ang problema pala, kaya nawawala-wala yung lamig ng aircon. Ano po kasi mga ka-Dayway, hindi gumagana yung compressor. Nagulat ako, kinabahan ako. Bakit? Bago lang yung ano? Bakit eh? Kung po? Bago lang yung compressor niya. Yung pala ito. Tara, check natin. So ito yung nalaman natin. Ito palang itong ito to itong bakal na to para sa steering niya. Nung sa steering hose niya may tagas dito mga ka-Dayway. O kaya doon sa belt, itong belt na to, itong belt ng compressor yan. May langis yan o. Steering yan, power steering fluid, tumatagas pala dito kasi ito kanina ito bumabangga dito sa may steering pump. Ito yung steering pump, bumabangga, nagkaroon ng vibration. Nagkaroon siya ng leak dito na medyo may butas ng konti dito. Kasi naano sa bakal. Kaya yan, tumatagas siya sa may compressor. Hanggang dun sa may clutch ng compressor. Kaya ayaw gumana nung ano, clutch niya. Kasi nag-i-slide yung clutch sa kayong belt. Kaya hindi niya napapalamig. Yan o, dami o, tagas. Kaya yung ipapagawa natin. Madali naman tanggalin yan. Tatanggalin lang yan dito. Yan ang tatanggalin yan. Yan lang mga ka-Dayway. Ayun. Ito, susundan mo lang yan. Nandun yung sa ano. May tornillo lang siya. Naka-thread yan dyan. Tapos, itong hose niya. Nandun. Pakita mo. Ito po yung karugtong ng hose mga ka-Dayway. So, ito yung hydraulic hose. Yan o. Oh. Yan yung brand niya. Made in Italy pa yan mga ka-Dayway. Ito pa ferroller yan. Mahal, medyo may kamahalan to kasi may mga wire yan sa loob. Tsaka depende yan sa size. Dito siya nakalagay sa tangke o reservoir nitong fluid natin. Kaya pala nagbabawas lagi. Oo, kaya pala nagbabawas lagi. Hindi yung tao na busog lagi ha. Ito, ibang klaseng bawas. Nagbabawas lagi ito, dinadagdagan natin kasi may leak na yan. Pagka may leak na, kailangan na i-ano nyo na yan, ayusin nyo na. Okay? So, abangan ninyo at pagagawa natin sa may Tagupan City. Katropa natin, tara! Actually, kaya-kaya naman natin baklasin yan. Doon lang naman binapaklas yan eh. Doon, wala naman ang thread. Kailangan lang natin ang talihin doon, mismo yung sasakyan, para na sa ganun, may fit nila ng maayos. Kasi titignan nila kung paano yung fittings niya. Kasi ipipin pa nila yan. Pag tinanggal natin yan, hindi nila makuha ng maigi yung postura ng pag-ipin nila. Okay? Mas maganda makita nila yung sasakyan. Kung saan dadaan, pwedeng magawa ng paraan. So ayan mga ka-Dayway, nandito tayo sa shop ng tropa natin, si Jubilo. Yan o. So may ano yan, dito sa may Barangay Mayumbo, Pulay. Tagupan City. Ito yung mga benta niya. Kung mapapagawa kayo, harap lang ng ano, Nihon Weld. QNL. Saka yan, Beauty Lunch. So mapapagawa natin dito kay tropa. Kailangan natin kasi may ginagawa pa. Pwede nyo silang tawagan. Ito po yung contact number nila. Kahit anong klase ng fitting, yan o.
hydraulic. Mula sa maliit hanggang sa malaki. Nakasama ko platro pa natin, si Boss. Bal. Ha? Bal. Bal. Saka po na misto eh. So ito yung proseso para matanggal mo itong steering tube dito. Tanggalin mo na itong battery tray. Para sa ganun matanggal mo yung dyan sa may ilalim. Nakaharang po kasi yan. Tanggalin din natin dyan sa may yung clamp ng hose papuntang yung tank. Yan. So yan po, binabaklas na po yung papalitan natin. Baklas na ni hose ba? So medyo may kasikipan kaya kailangan tanggalin yung battery tray para hindi mahirapan. So yan, sobrang tagas na. Siguro dahil sa vibration, gagasgasan. So yan, natanggal na po ni bossing dito sa may bandang baba. Ayun o. Ayun, grabe. Nabubuhos lahat o. Kita niyo mga kadayway. Ba, ubos yung brake, power steering. Ubos na buhos. So yun na lang yung tatanggalin natin. Try to fly yung computer nose. Yan, matigas kasi. Matibay sa matibay nga lang. Yun, hindi maubos. Pwede yung mga ating mamaya. Pagpasok. Ito, hanggang dito na lang. Hanggang dito ang gusto kong dito. Ilalampas natin sa melter dito. Pagkailan natin yung os. Kaya nito pala. May pagpasok lang mamaya. Silipin natin. Tanggal na. Wala siya. Dapat. Oh, kaya nga eh, parang ganoon, no? Mayroon siyang may ulo. Oh, may ulo dapat para hindi siya lumuwag-luwag, no. So, anong plano? Atin ako muna. Baka may ano ko doon. Convert ko na lang po. Oh, sige po. Basta yung hanggang dito sana, yung no. Pasok atin natin. Sige, sige. So, yun, nabaklas na natin yung steering metal, yung hose na yun. Tutukatan nila yun, ibibin nila, pupusturahan nila doon sa machine shop nila. So ganyan yung tsura niya, ganito. Pinilitan na rin kasi namin to, hindi to talaga ganito. Nasira din kasi nung una na yun. Kaya niremedyohan namin. So gagawa ng paraan ni Busbal para mas maging masinog siya. Okay, so abang-abang muna. Sambay. Sinusugatan na natin. Start na po natin, gagawin na ni Kuya ni Boss Bal. I-bend na po ata. Anong proseso yan, Boss? I-bearing na po. Bearing. Yung special tools ng Barza bearing. So mga gusto magpagawa sa mga tropa natin dyan, kung sige, bayan pang San Carlos Clashaw, dito na lang kayo kay Jubilo. No. Mayumbo, Pulay. Pulay? Ay, Karanglaan. Oh, Karanglaan. Dito sa Tagupan City, district. Yung contact number nila kanina, tawagan nyo na lang po. Video mo yung mamaya. Hindi, video mo lang kanina. Isa lang naman yan dito eh. Kasi sa'yo pinakapugay na lang na nagbibenta dito sa Tagupan. Mura pa, kalidad pa. Tagal na yan, mga 15 years na yan dito. Tatak na yan. Special tools yun. Pwede makukaw. Ito yung gagawin. Butas oh. Grabe oh. Binasgas niya talaga. Ayan ang gagawin nila. Hindi. Hindi ulit. Ang bago.
Ayan. Pwede. Pero ano. Dalala sa bila ikin may ikin po. Saktong sok. Tower steering supply ito, supply. Tower steering supply. So, papalitan din natin yung ano niya. Bakal ba yung niya, sir? Steel tube. Copper na po. Steel? Hindi pwede ka. Hindi pwede copper din. Yun yung copper. Steel din. Ibag-ibag pala, kahit bronze, hindi pwede rito ito. Mababa sa sasabi. Matapang yung mga chemical at. So ito mga ka-DIY yung ano, yung luma na, galing pang Japan to. Ito pa yung kasama ng Pajero mismo. Ito, may ano, baliko-baliko na rin. Tama na rin. Ito yung kung saan ano, tumatagas yung steering fluid. Nabutas niyo. Sumasayad kasi to sa tornilyo ng steering. Wala rin dyan. Matigas pag aw talagang lang yung iba pag di pa nababasa kasi nalang yung iba pag original stock yung hirap tanggalin mahirap. So ganito yung finished product na ilalagay natin pamalipunsod sa luma na. Pero ito luma pa rin ito kasi ito yung kailangan natin na treat. Lagyan natin ng teflon. Tapos dito sa dulo, yung sa may hose dito. Para dito yan. Tigo. Ayan yung para sa return. Hindi, supply. Ay, supply pala, tama. Nahin mo na. Nahin mo na yan. Papayra natin yung return. Hindi na natin i-return. Ito ba? Mali yata? Hindi, yan. Tama po. Saan? Bago ulit Paji ah. Siyempre, kailangan bago na si Paji. May isang baklasan na yan. Hindi na masayang yung pagod yung booting. Ito oras. Sana hindi mag-click. Sana hindi mag-click. Diplon ba? Hindi na. Ayan, nilagyan ko na. Tablaglit! Baklas ulit! O ganun talaga yan? No? Yung ano, walang problema sa baklas. Problema, ETF. Masayang. Ano naman ang ETF? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Hindi tayo ang ETF dito. Lapit na. Babalik natin yung clamp. Yeah, so nire-refillan na natin ang power steering. Try natin kung may tapos. Fluid. Pinan mo dun. Sige. Wala pa naman. Gracias.
Sige, binabalik na rin natin itong ano ng relay. Glow plug relay ito. Nakatabit kasi ito sa battery tray. Yung 10. May gilid. Ito yung handle. Nilyo ng ano. Ng battery relay. Yan, ito lang ito. Kuya mga kadeway, tapos na ho natin ginawa yung steering ano natin, steering hose. Nagpalit na po tayo ng dalawang ano steering hose. So okay na, wala na siyang tagas. Susubukan, sinubukan naman natin yung ano kabig sa kaliwa at saka kabig sa kanan. Tapos direbulsyonan na natin ng malakas. Wala namang lumalabas na leak. Kasi doon mo malalaman pag may malakas na pressure, dapat may lalabas na leak pag mali yung pinagawa. So far, okay naman. All good. So dito, okay naman yung pinagawa. Wala naman tagas. Pati dito, okay naman. Iniisa na natin ito mamaya. Natural kasi nagsalin tayo, may mga sumubura. Kaya yan. So tingnan mo, pakita mo dito. Dito. Yan o. Okay na okay o. Lalagyan na lang natin ng rubber ito mamaya na support para hindi na magagasgasan. Yan. Tapos okay din yung pinagano niya dito. Diniskartihan niya na. Para may parang ulo siya para hindi siya mahugot-hugot. Agad. Lagyan na lang natin ng clamp. Dagdagan natin ng clamp. So, ayan. Nire-revolutionan ko. Papakita natin. Tapos ikakabit ko kaliwa kanan ng libro. Pakita ko. Tapos pakita mo kung may leak pa. Nalalaman naman yan kasi may kulay naman yung steering fluid. Kulay orange. So, saan ako ah? Gumawa sa akin, oh. Yan. Pagka magpapagawa kayo, kahit hindi mo na kailangan ng mekaniko, mekaniko na rin yan. Yung sa mga power steering lang, ha. Any special thing yan. So, yan. Mga isang oras lang din kami, natagalan lang kami sa mga, ano, paulit-ulit ng gawa. Pero, ano, minimake sure kasi niya na dapat walang tagas. Quality yung gawa niya. Tapos, Bad, kung sabi mo? libre na yan. Joke lang. Mura lang dito, pasyalan nyo, tinan mo rin siya, pakita mo. Yan. Mark Jubilo Enterprises, hydraulic hose and fitting. Active pa po ba yung number, boss? Qualify na si boss, yung mga nakapunta na lang. Thank you, very much. Paano mo yan, yung ano natin, Burn Time DIY TV? Sa YouTube, saka sa Facebook, parehas lang yan. Bigyan mo na rin yung mga tropa mo dyan. Ito. Yan. Sa akin din yan. Ito yung pangalan ko, Burn Time. Tapos ito yung sa Burn Time. Hindi kaya wait dito. Okay. Yun. Merienda. Ang pagod pang merienda. Hindi rin kami. Thank you, boss. Kapulit ko rin. At kaya yung number mo, di ba? Pwede ko mo yan sa akin. Yan. Kapulit ko rin. Gamang Jubilo, no? Air muna lang, tasanan natin. So, para muna tayo. So, ayan mga kadiwa, ito yung pagpapatuloy na kung saan pinagawa natin or ginawa natin yung power steering niya, yung metal hose. Yan. May copper, may bronze, may metal, tapos may rubber hose, yung hydraulic hose. Pero ito, metal hose to. Yan, pinalitan. Ito yung pinalitan. Actually, dalawa yan. Kasi may hinang na siya. Kasi yung ano niya. Dito yung pinalitan, yung sa papunta ng steering gearbox. Tapos ito yung papunta sa may lalagayan ng fluid. Pakita mo,
So ito na yung itsura niya. Ito pa kasi yung ano niya, mga kadiway, original po to from Japan. So ito, pakita mo dito. Yan. Ito na yung pinalit na pinaka ginawa ni Boss Bal. Yan. So ayan, nilagyan natin ang hose dito kasi dito yung battery tray. Yan, nakalagay yung battery tray. Baka umumpok, para ma-make sure na natin na hindi na siya mangyari nung ano na nagasgas. Pati nga yan. So ito yun, no? Yung nagasgas. Dito tumagas yung power steering fluid. Actually, dalawa yan, eh. Meron pa nagbibuild up dito ng isa, eh. Yan, no? O, diba? Ito na, butas na. Ito ang nangyari. Sumayad dito, mga ka-DIY. Yan, no? Dito sa sumayad. Ito, ito. Itong hose, itong bolt nitong steering pump, dito siya. Na, kasi nakaganyan siya. Papunta doon. Kaya ang ginawa namin, ito, iniwas na lang namin, dito namin nilagay. Ito yung isa pa, ito yung metal hose nung papuntang ano, steering pump. Ito naman yung gearbox. So ito, yan, bago na yan. Pati itong isa na to, yan, pinalitan na rin namin to, mga ka-DIY. Bago na rin to, kasi may hinang na rin yung isa dito, eh. Hindi ko na maipikita sa inyo kasi naiwan dun sa shop ni Boss Bal. So yan, wala nang taga. Sinugasan na rin namin to, in-engine wash natin. Tapos pinunturuhan na lang namin kasi may mga kalawang na rin ng konti, para mas maano pa, tumibay pa yung buckle niya. Yan, so okay pa yung compressor na, natin. Nakita nyo naman nung ano, pinakita namin, maraming fluid. Yung steering fluid niya. So okay na. So yan yung size ng ano natin, yung compressor. Kasi pagka ganun, natatagasan niya kasi itong compressor. Kung hindi mo ipapagawa yon, titigas yung manibela. Yun ang disadvantage pagkabutas, matigas yung manibela. At the same time, syempre, nagli-leak yan, tumatagas. Ito, natapatan niya itong compressor, tumatagas dito sa may belt. So yung belt na kumukudyas, kukudyas daw, kanda Pangasinan, dumudulas siya kasi hindi niya maano dito. Pati yung clutch, itong clutch ng compressor, hindi gagana kasi naanuhan na rin niya ng ano, punong-puno to kasi ng steering fluid. So masisira yung rubber, itong rubber, yung belt, kasi rubber po yan. Itong steering fluid, mainit po yan, sisirain niya yan. Okay, so ito yung tuyo na, oh. Okay yung pinagawa. Yan. So ayan, pwede rin pinturahan yan para mas maganda. So ayan, mga ka-DIY, sundan nyo na yung proseso na pinagawa natin dito kung paano mag-ipit ng alternator. So ang next thing na ituturo ko naman sa inyo, ka-DIY, pagka ano, naglalagay kayo ng power steering, make sure din na malinis yung ano, yung filter nito. Tignan mo itsura nito, pakita natin. Itong Pajero JDM na walang filter. Hindi po kami ano, hindi namin nilagyan ng filter kasi ang ginawa natin ay nilinisan natin yung filter niya. Ayan. Marumi na po kasi naipon yung dumi. Naipon dito, kaya mapapansin niyo yan, yung kabig ng manibela niyo medyo matigas, lumalaban kasi hindi nagsi-circulate yung filter kasi masyado na marumi to. Okay? So linisan niyo to, tanggalin niyo. Sa pagbabalik, ito to, may guide naman yan, ito yung tinatang nasa ibabaw. Nasa sala niya dito. Okay, na hindi kinalamin kasi napakita, eh. Napakadumi nito. Ang daming dumi nito, putik dito. Mga ka-DIY. So yan, paglalagay natin, ganyan. Malinis na yan, no? Ayan. May guide yan. Ikutin mo siyang ganyan. Make sure na hindi na siya lalabas. Okay? So yan, okay na yan. Tapos sa kanya lalagay ito. Ayan, testing na natin. Ito pala, mga ka-DIY, oh, yung ginawa natin. Ayan. Clamp na lang yan. Palitan na lang natin ng bago pagka nakabili tayo sa bayan. Tapos dito, clamp na rin. Ayan, oh. Okay naman yan, matibay naman yan. Tapos nilagyan din natin ng hose dito para reinforcement. Kasi hindi pwedeng bakal to bakal magasgasan, masisira na naman uli. Kaya nilagyan natin ng hose. Tapos itong clamp din niya dito, bago natin nilagay yung clamp, may hose din niya na katulad nito, para hindi po siya magasgasan. Okay? So, testing na po natin kung tama yung pinaghigpit natin ng belt at yung compressor belt, yung aircon. Tara. Ayan. I-under na. Papa-under ito. Tama-tama lang yung belt niya, di ba? Okay. So, check natin kung ano. So yan, okay na yung belt. Ang gagawin naman natin ngayon, isindi natin yung aircon kung gagana yung compressor. Yan, dapat pipitik yung clutch. Okay,
sasabay na pipitik kung iikot yung clutch niya, mga ka-DIY. So, try natin. Sumabay. Sumabay sa ikot yung clutch, no? Ayan, no? Sabay yan. Makita pa pa ganyan. Diba, dapat ganyan. So, okay. Tama yung pinagkabit natin. Ngayon, titignan natin kung may leak. Pakita natin. Kung may leak ba yung sa may gear. Kung pinagbaklas natin yun, no? Kita naman dito. Yan yung silalim. Pasok po. Sama sa vibration. Wala namang leak. Ito kaya sa baba. Ilawan ko. Yan. So yan. Wala namang pong leak. Okay ba? Wala. Ayun, mga ka-DIY. Okay yung pinagawa. Walang leak. Ayos na ayos. So ayan mga ka-DIY, sundan nyo na yung process kung paano natin hinigpitan yung aircon pressure valve, tapos yung alternator valve. Use proper tools for a proper job. Tapos syempre, kung may gloves kayo, mag-gloves kayo para in case hindi kayo masugatan o dumalas yung mga tools. At the same time, para hindi kayo mainitan. Okay, so yun, okay yung pinagawa natin ng steering metal hose. Okay yung pinagpalit namin ni Boss Ball at saka ni Analyst Vlog. So, yan, dito sa HPT, natutukunan, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing it? Sharing. Ingat lang kayo sa pag-DIY dahil dalawa lang po aminin ng DIY dito. Do it yourself at destroy it yourself. Shoutout muna natin, Mac Jubilo Enterprises Hydraulic Hose. Yan lang po sa may pulay o sa karanglaan para before sa video floor. Yun, sa pagpupunta kayong Dagupan, left side. Napakamura at quality ng gawa at mabait pa yung may-ari. Shoutout natin, Mac Jubilo, si Bal yung pangalan niya. Okay? Maraming salamat. Tugang yung Bidaglo, Rimbertam. Sa inyo.